The Lord hath heard my supplication, the Lord will receive my prayers. May sabay. Let all mine enemies be ashamed and sore vexed. Let them return and be ashamed suddenly. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita. We pray na kayong pala magturo sa amin. Makita namin itong topic na ito, Lord. Importante rin. Mabalance din. But I pray ma-apply namin sa buhay namin. Especially ito po, again, malapit sa inyong puso, Lord. Makita namin dito kung paano minsan talagang normal, Panginoon, na umiyak sa inyo, Lord. Tumawag, manalangin ng may paghatian, Panginoon. But I pray na may lagi ito sa proper place. Intindihan namin kayo pa seryoso. Kayo po ay nakikita ang aming puso din. So, makita din namin ito, Lord. Tiwala lang kami sa inyo, Lord. At kung ano yung binavide niyo sa amin. Of course, emotions na pag-usapan namin yung umaga. But I pray kayo po magpala again. Maintindihan namin kung para saan ito, Lord. Okay, maraming salamat sa mga blessing as we go on with our 7th year as a church. We pray na mga programa, Lord, ma-align sa inyong kalooban. At may perform yung mga bago, Lord, malalayan, ma-onboard, Lord, sila sa aming mission dito, Lord, at ginagawa. Now po, Lord, kayo malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ako po na po. Okay, magandang umaga po sa lahat. Good morning po. Okay ba kayo dyan? Okay, ganito. Ayusin natin yung puha natin. Kaya lagi sinasabi yan. Pag ano, automatic yan. Wala na dyan. No? Pag meron namang place dito. Wala kayong magturuan. Yan. Ano pa? Dito, may nakupo ba dyan? Natin mo may... Yan. Okay. Yan, sama tuloy sa sermon yung ano eh, sermon. So, ito po yung part na ating preaching sa Psalms. Napakaganda po kasi napakarami, diverse din yung topic sa Psalms. Yung napakaganda, doctrine, wala ka na hanapin pa. So, title po natin ngayong umaga ay, sabi dyan kanina sa yan, sa 8, sabi dyan, The Voice of My Weeping. Yan ang title natin, ha? The Voice of My Weeping. Subtitle is, nakalimutan ko, wait lang. When crying to the Lord is appropriate. Yan, parang ganun. Yan, appropriate prayer. So, last week, medyo, sino naiyak last week? Amen, bakit? Ako pag nasa dyan si Pastor talaga, alam niya, emotional ako kasi nga wala eh. Naalala ko yung panahon, nandyan din ako. Para kung si sino man sa inyo. Wala ka rin alam eh. Pero pag nare-recount mo yung mga bagay na nangyari over the years, panay puno ng blessing. Amen? Amen. At pag sinabing blessing kasi, again, yung iba kasi napakababaw ng tingin sa blessing eh. So, minsan yung pera lang ganyan eh. Mababaw yon, sabi nga nung isang meme talaga eh. No? Pag mayaman ka daw, mahirap ka daw kasi wala kang meron, pera lang meron sa'yo. Parang ganyan. So, medyo may totoo rin pag yun talaga, pag wala kang iba, no? Puro pera ka lang, pera, wala kang knowledge, wala kang... Hindi ka naglilikod sa Diyos, hindi ka nag-iipon ng kayamanan sa langit, mahirap ka. So kaya yung blessing yun, parang na-recharge ako last week. Amen? Hapon naman, konti patawa. Si Pastor Jude, nagpigil po yun. Magaling patawa yun eh. Palibasa kasi, sa dahil din, kasi makakilala niya mga marami dun eh. Dito masyado wala masyado siguro kaya. Anyway, natutunan pa kayong kanta, di ba? Ayan. So, anong gusto ko sabihin? So, again, ang title natin, The Voice of My Weeping. Obviously, yung weeping is iyak. No? So, medyo nagbago kasi over the years yung sa King James, yung cry is madalas is humihiyaw. Pero parang may nakita ko dyan, isa or dalawang ganun din, umiiyak yung cry. Okay?
Pero karamihan sa King James, pag cry, hiyaw, humihiyaw. So, kaya yung iyak na iyak talaga, alam natin, sa Bible, ano yan, weep, wept. Mayroon pang isa eh, basta ganun. Okay, weep. Kaya again, ang subtitle natin, when crying to the Lord is an appropriate prayer. So, isa-isayin ko lang itong verse na ito, napakalalim kasi, bukod sa maganda rin. May tignan natin kung ano yung mga relevant cross-reference. Amen? Amen. So, yun. So, sinong umiyak? Oh, naiyak kayo, no? So, sinong iyakin talaga? Iba naman yung iyakin, no? Lalo pag lalaki, hindi bagay, hindi dapat. Kasi emotion yan, nilalabanan yan, nilalagay sa proper place. So, kahit sino tayo, kahit mga bata, ayaw nating nalaglag lang yung ano, iyak na naman. Pero pag lumalaki yan, hindi mo na tinuturuan mong hindi mag-iyakin, di ba? Again, lalo lang lalaki. Pero, yan, katulad sa church, eh ako, hindi ko na halos, hindi ako umiiyak na madalas sa buong buhay ko. Kasi yan, natutunan ko na maging malakas. Amen? Sa trabaho man yan, sa kahit saan. Pero sa church, medyo maraming times. No? Again, di tayo parang Pentecostal. Isa sa mga topic natin dito eh. Yung Pentecostal naman, naging OA naman. At again, nakita natin si Puro si Kibuloy ang laman ng balita ngayon. Amen? Pwede din natin ano. Hindi ko alam kung nag-pray ko yan. Nasabi ko ng Thursday, di ba? Hindi ko alam kung nangyayari sa kanila ngayon. Pero okay na rin na makulong. Hindi, mayaman yun eh. Bayaran lang yan. Kaya sabi ko ng Thursday, panalangin ko doon. Sobrang blasphemous kasi nun eh. Ano, magka-brain cancer na lang or something. Anyway, yan, so yun. So yun sa church, hindi nilalagay natin sa proper place yung iyakan. Kasi pure emotion yan eh. Nang yung mga bata, iyakin talaga. Kaya iniintindi. Konting ano, anahin mo pa siya. Hindi mo siya, iyakin naman tong anak ko. Eh, bata pa. Iintindihin mo yun. May naramdaman nyo, may iniisip. May nasaktan, ano man niya. May gusto siyang di makuha niya. Inaintindi mo. So, yun. So, kaya hindi yung gusto. May umiiyak na nga dyan. Babastusin pa or aasarin pa. Di ba? Nakakaasar din yun. Kasi parang, anong gusto mo gawin, napakayabang mo, or masyadong pang-ape, so hindi na tayo ganun, okay? So pero, yun nga napansin ko sa Pentecostal movement, charismatic movement ang tawag dyan eh. So ginagawa nilang, parang ano rin, parang showbiz din at Hollywood. Lahat ng emotion ng tao, ine-exploit nila, alam nyo ba yung word na exploit? Hindi magandang ano yun, ibig sabihin ginagamit, pero sa hindi sa magandang gamit. Intindihan nyo yung word na exploit? Especially, pag sinabi exploitation, narin, trabaho, walang masama magtrabaho. Kaso pag inalipin mo na, di ba? Alam mong hindi makakapalag, walang ibang trabaho, tapos hindi mo tataasan yung sweldo, bahala ka dyan. Kasi alam mo kung ano, ini-exploit ang tawag doon. So, ganun din yung mga kahit yan, kahit si Kibuloy. Sabihin mo talagang debotong deboto yung mga, kaso mali yung tinuturo niya. So, meron siyang something na in-exploit doon sa mga yun. Yung iba katangahan, yung iba kamangmangan, yung iba naman, ganun din, emotion. Iba naman, kahit ang Catholic, lahat ng culto basically, ang tao kasi, naghahanap ng Diyos eh. So, in-exploit din niya ng mga culto. Maintindihan niya yung exploit. At madalas yung ginagamit din yung exploitation, lalo sa mga, sa Hollywood din, yung, kasi nga, iba naman kasi, mga carnal din, tsaka mga gusto ng pera, yan. Kaya kalaban natin yan, yung mga inaakay natin, mga nagdadalaga, binata. Ang hirap dalhin sa church kasi in-exploit sila na sa libutan naman, di ba? Ano bagit ko sa last time dito yung may nag-ano, na ba? Active na active na yun eh. Biglang nayaya sa ano, Big Brothers kung mga gano'n. Alam nyo ba yun? Ano sila doon? Niloloko sila eh. Magiging mayaman ka pag ikaw yung napili dyan. Niwala ka naman doon. Luto na 'yon. Oh, so ngayon medyo binanatan ko sana. Siyempre maganda 'yung response sa panalangin natin, ganun. Matuto, hindi. So ang hirap kalawa minsan ng showbiz 'yan, exploitation. So 'yung gusto mong bagitin kanina, yan, lalo sa showbiz daw. Talagang literal na exploitation 'yan, mga iba diyan ginagawang nabanggit ko lagi sa inyo 'yung anong tawag doon eh.
Hindi naman sex slave, pero parang ganun, alam niyo yun. Literal po yan. Papasweldoin ng malaki, of course, sikat at maganda sa ano nila, sa kanilang standard, di ba? Sa tatanga-tanga rin yan, syempre. Exploit na yun, as in. So, ito din yung exploitation. So, ngayong umaga, yan nga yung emotion ng alam niyo yung emotion, di ba? Galit, pwedeng tuwa, iyak, lungkot. Yan. So, nilalagay sa tamang lugar. Yung pag-iyak natin ngayon, hindi yan, lalo pag lalaki ka, adult ka, hindi ka dati iyakin. Amen? At may mga panahon nga, na yan, pag nag-preach, alala ko si Pastor kasi mayroong isang missionary doon. Bata akong Kristiyano, no? Pero napansin ko nga, ang Baptist talagang niwasan hanggat maaari. Amen? Kaso isang parang naiyak ba siya? Kaya nilapitan ng isang pastor, bad. Ano, kaya mo ba? Kaya mo ba? ganun tayo dito. Amen? So, pero, again, makikita natin ngayong umaga sa ating salmo dito, puro to iyakan. So, again, DOA to. Kasi may mga panahon na appropriate yan. So, bawat verse, yun ang aralin natin ngayong umaga. Masa namin doon, sabi dyan, O Lord, rebuke me not in mine anger, in thine anger, neither chasten me in thy hot displeasure. Sa Tagalog, O Panginoon, huwag mo akong pagalitan sa iyong galit, dahil nagagalit ka, ni huwag mo akong paluin or parusahan, dahil ikaw naman ay talagang galit na galit. Okay? So kaya nakikibalita ako dito, hindi ko alam, nanonood sila ngayon. Kaya pagpray ka, hindi ko na gustong i-mention, pero appropriate kasi kagabi lang, inapagalitan. Sorry naman siya kaso. So tayo, pag tayo naman yung alam, magulang ka o kuya, di ba? Ate, kapatid mo yan, alalay ka rin. Hindi mo gustong mapilayan yung kapatid mo. Remember nating bago, na matisod lang, hindi na makabalik, mahirapan na makabalik dahil lang hindi mo hinandel yung situation na maayos. Amen. Nasobrahan ka naman. Diba? So yan, kaya nananalangin niya si David dito, alam niya, galit ang Diyos sa kasalanan. Okay, hindi sinabi dito kung ano yung nangyari dito, pero alam niya, may ginagawa rin si David eh. At tayo din, amen? Amen. Alam mo yun, bine-preach nga natin dito yun, nagalit ng Diyos sa kasalanan, may mga particular na kasalanan, minsan yung iba, hindi mo nagawa, kaya parang ganyan ka lang, eh, sige, sila yan. Eh, minsan, ikaw yun. At pag nang hina-hina ka dyan, isang feeling mo, inaano ka lang ni Pastor, sinisingle out ka, or ikaw lang yung tinitira, ba't ko nang gagawin yun ng ano, trip ko lang? Hindi, ginagawa nga natin para matuto tayo bawat isa sa atin. Okay, kaya yung number one na point natin dito, dapat malaman natin na yes, ang Diyos ay galit sa kasalanan, eh lahat tayo nagkakasala. Again, di rin pantay-patay ang kasalanan. Okay, linawin lang natin yun, ha. Iba, sobra na, pare-pareho lang daw. Masyadong ninonormalize yung kasalanan. Hindi rin tama yun. Pero may mga panahon na talagang galit ang Diyos. Anong dapat natin gawin? Kahit si Pastor, galit si Pastor, hindi na ako atin. Napagalitan ako. Tama bang ano yun? Sa bahay, subukan mo yun. Ano, lalayas ka na. May nagalitan ka lang. So, kaya point natin dito, nakikita si David, nagmamakaawa siya ngayon. Dahil alam niya may nagawa siyang mali. Lumapit ka pa rin sa Diyos, makiusap ka ngayon na huwag kang paluin kung gaano ka dapat niyang paluin kasi may ginawa kang masama. Naintindihan niyo ba yun? Lahat tayo pupunta doon, ay mag-empleyado ka na, may talagang ginawa kang malaking major screw up, okay? So, maganda sa office, medyo hindi din lahat, pero mature dyan mga yan, mag-handle lang ganyan, kasi alam nila yan eh. Kung sakaling hindi, alamin mo rin yung dapat mong gawin, mag-sorry ka na agad, huwag ka na magsinungaling, di ba, alam naman, sumabog, na-delete yung database, alam nyo ba yung database? So, napaka-importante nun sa amin, data andun lahat, kinukuha, yun na nabura. Anong gagawin mo dun? Sulatan ko po, anong... Hindi mo basta kukunin ko saan-saan yun. Doon may backup naman minsan. Minsan din gumagana. Anong gagawin mo? Nangyari po sa BPI.
So, nabalitaan niyo sa BPI, okay, this message is brought to you by. Nangyari yun eh. Hindi na sinabi ko sino yung empleyado. Eh mo, pero gano'n, nangyari din sa amin yan. Oh, nabalitaan ni Bad yun. Gano'n eh. Kasi pag delete, statement lang yan, delete from ganyan. Dapat where? Hindi mo di-delete lahat. Yung iba lang, di ba? Minsan. Ano pa yung mga medyo scope ng mga bata? Minsan, yan. Medyo ginabi ng pag-uwi. Sinabi ng wag, eh, minsan yung barkada mo, loko-loko din. Ikaw naman, mahina ka naman. Mag-aalala yung magulang mo, eh, ibang bata nga, andun pa eh. Basta ikaw, may kwento ka nga, di ba? Huwag mo nang gayahin din, hindi mo alalaman eh. Lalo sa panahon natin ngayon. Though darating yung panahon na kahapon, di naman ako gabi, pero nasubukan ko mag-jeep eh. Kasi nga, hindi ko din na lang yung sasakyan kasi alam ko, ang hirap mag-park doon. Nag-CC ako, napakahirap pala eh. Naalala ko yung ano, talaga naman para akong nasa spa eh. Tagal kong din naranasan. But anyway, na-imagine ko na lang, unang anak ko andun. So, kasi iniisip ko rin, kaya nila yan. Pero wag niyong ano yung magulang niyo na uwi ka nang wala ka malang text, di ba? Eh dati nga, buti nga, may ganyan ngayon. Eh dati, wala yan, di ba? Eh mga magulang dati, talagang ano na lang, panalangin kung mananampalataya man yan. So yun, may ginawa ka ng mali, makiusap ka, pwede po actually yun, lahat na sinasabi dito, minsan may kasalanan ka, ganito dati yung parusa, pero pag nakiusap ka agad, inunahan mo na agad, sorry ka na agad, di mo gagawin, bakit mo nagawa, pag ginawa mo yun, alam mo, hihina agad yung sentensya mo eh. Alam nyo ba yun? Kaya yun ang panalangin ni David. So tuloy lang yan, sabi niya, have mercy upon me, nagkamali na eh. Nakiusap na agad siya. Okay? For I am weak. Ito, again, talagang excuse naman to, pero hindi lagi, huwag niyong abusuhin din. Eh, basta, bata, hindi ko alam yan eh. Sir, hindi ko alam yan eh. Eh, basta, hindi ko alam na Sunday pa lang yung kala ko, ano na eh, Sabado pa lang eh. Sobrang puyat mo siguro ng Friday. No? So, huwag ka na mag-excuse. Yes, may kahinaan tayo. Anong sagot lagi sa kahinaan? Mahina ako eh. Hindi ko alam eh. Anong dapat mong gawin? O alamin na muna ngayon. Magpalakas ka ngayon. Amen. Alam naman natin yun na talagang magmahina. Isang tingin pa lang sa'yo, alam naman natin na kung anong kakayanan mo, di ba? So, kaya nga magpalakas ka. O next time, basta ganyan, alam ko na pala. O ganito gagawin ko ngayon. Ito yung kahinaan ko. I-deal ko yan. Ibig sabihin, kung alam mong hirap kang gumising ng maaga, matulog ka na maaga. Yung mga gano'n, simpleng ka na eh. O kaya, alam mong kailangan mo masahe, mag-ipong ka na pamasahe. Diba? O kaya, ano pa? May gawain ka, di unahin mo. Laba man yan, labada. So again, sabihin mo lang sa kung sino dapat makalam. And then, katulad dito, ang Panginoon, maintindihan ka naman eh. Amen? Amen? Amen. O Lord, heal me. For my bones are vexed. Ano yung vexed? Di masyadong familiar, pero simple lang, parang sa vexed, parang negative, either nahirapan ka, or parang vexed is parang inaasar ka, pwedeng ganon, pwedeng napagod, kasi bones are vexed. Okay, or masakit, pwedeng ganon. Okay? Especially sakit, no? Kaya sabi dito, heal me. So, nabanggit ko kahapon, nag-soul winning kami kasi yung isang nagkwento, parang lutang siya eh. Sabi niya, basta kasi yung anak ko parang ano eh, malusog naman, 23 years old pa lang, biglang ano may sakit? Sa kidney, 23 years old. Sabi ko, anong kinakain nun? Kaya tinanong ko, binakunahan ba? Hindi na sinagot eh, no? Pero pag gano'n, ang dami na pong report ngayon. Mga bata, ang sakit sa puso, sa, tawag dito, sa immune system. No, kaya pray natin, mga nabakuna, sana na hindi kayo natsambahan. I mean, by the way, may 8 monkeypox na raw sa Pilipinas. Clap, clap. Sino papabakuna? Alam nyo na, ano tayo dyan eh. Iba kasi nakakawa, either
Winawarninga, nagtiwala kay, ano, kung sino man yan. Kay Pouchy. So, ano kailangan natin pag may sakit tayo, minsan yung sakit natin, hindi na kaya ng ano, katulad nun. Paano nangyari yun? Diba? At ang daming sakit mo, kasi pastor dito, diba, yung sakit. Hindi masyado nagkwento dun eh. Pero nakwento ko naman sa inyo. Hindi alam kung saan nang galing po yun. Magbira, paano nang, saan nang galing yun? At maraming nga, pulmonary, ano, ako actually medyo, pag pinaupuyat ako, sumasakit yung likod ko. Normal naman yun, pero sa edad ko, parang bumabalik. Dati, gaganyan ko lang, wala na yun. Ngayon, parang, depende kung anong oras ng gabi. Pero pag talaga nagpuyat ako, kunwari, parang, hindi na ako natulog hanggang, ano, overnight, ako, sakit ng likod ko niya. Kaya, anong kailangan natin pag nagkasakit tayo? Pa-doktor, wala na rin pera. At kahit may pera ka, hindi alam ang gagawin, di ba? Kaya may maraming mga problema tayo. Ang Diyos lang makakatulong, kaya manalangin tayo sa Kanya, humingi tayo sa Kanya. At seryosohin natin yung pag-seek sa Kanya kasi. So again, di ako yung proponent ng mga, sabi, may mga naguturo din ngayon, pag wala ka daw kasalanan, wala ka daw sakit eh. Huwag naman ganun. Alam naman natin si Paul at si Job. So, pero talagang ano rin minsan, yung sakit, I mean, pag ginagamit ka ng Diyos, siya rin yung mag-iwas sa'yo sa sakit kasi ginagawa mo yung kalooban niya eh. Totoo din yun, hindi lang lagi may exemption doon, obviously. So, naintindihan ba? So, again, di natin exploit yun ha, yung mga healing-healing na ano. Doon ang Diyos talaga yung nagpapagaling. Huwag ka magtiwala sa tao lang, kahit sa doktor pa yan. Doon, sabihin ko na sa iyo, mas nagtiwala naman sa doktor kaysa mga fake healer. Amen? So, kasi may code yung mga doktor kahit paano. Kaso pag pera na daw katapat, hindi lahat ha, pero meron din katapat yan. Okay, so yun. Kaya minsan, appropriate, iyak muna sa Panginoon, may sakit ka o magkakasakit ka, ramdam mo may kakasakit ka, kahit malusog ka pa, Ikaw yung breadwinner sa pamilya. Ano mangyayari sa inyo? Nagkasakit ka, disgrasya ka, di ba? So, iyak mo na rin sa Panginoon. So, in a way, yun yung mga appropriate instances. And ito, my soul is also sore vexed. So, vexed na inulit na naman yung vexed. Kanina, bones, ngayon yung soul. So, isipin, may problema siya. But thou, O Lord, how long? So, hindi sinabi ko ano yung sabihin na, pero sa return, O Lord. Yung sabihin, minsan, ang Diyos parang layo sa atin. Hindi mo alam, may problema ka, Lord. Kailangan ko ito ngayon na. Eh, subukan mo manghiram ng pera, kunwari ka. Ngayon na, ngayon ko kailangan yan. Mahihiya ka dun, di ba? Eh, sa Diyos din. Alam mo na kaya kang pagalingan ng Diyos, pero minsan, nagtatanong tayo ng ganun. So, huwag natin bigyan ng Diyos ng ngayon na. Pero pwede kang makiusap, again. Katulad dito, parang yung pinapakita dito na tawag dito, yung nangyayari dito. Inintindi natin, parang kailangan niya na, Lord. Kailangan niya na ngayon, nagtatanong siya, Lord, kailan ba mo ako isasalba kung ano man yung problema niya dito. Okay? So, deliver my soul, O save me from thy mercy's sake. So, si David, ang dami kasi naging problema sa kanyang kaharian dati, even before. Okay, so kayo, anong problema nyo malupit-lupit? Name it. Yun na yun. Ano yung problema mo? Lalo, kailangan ng healing. Ano yung mga kailangan ng healing? Relationship, di ba? Yan ang hirap. May kilala akong ganyan. Hindi ko sabihin, mag-asawa, eh dapat nga, nagmamahal lang kayo, tapos ikaw pa yung mag-aayos. So, anong kailangan mo lang? Anong kaya mo lang gawin? Magpayo. Ito yung salita ng Diyos. Ito yung pwede mong gawin. Ito yung gawin mo. Ito yung panalangin mo. Pero pag nakita mo talagang parang ayaw, may mga ganyan mag-asawa, parang talagang tingin niya sa mukha ng asawa niya, parang demonyo eh. Huwag niyo nang gayahin yun at huwag niyong panalangin na gano'n. Mga adult, bisa nagtatawanan sa gano'n kasi nakaka-relate sila eh. May gano'n kasi talaga. Eh kung naglokohan kayo, sa pera kung ano man yan. Anyway, gusto ko sabihin dito, kailangan ng healing niyan. Amen? Matindi ba kayo sugat? Ate, ano, kamusta na? Masakit pa rin. Ilang linggo na rin, no?
Patay natin yan. Lalo pag di mo alam kung paano gagawin dito. Ang Diyos, iyak na natin sa Diyos. Kasi alam nyo na, pag may sakit ka, yung dati mo nagagawa, hindi mo magawa. Kaya minsan maganda rin yun. Alala mo, di ba? Alala mo yung value ng lakas. Amen? Kaya nung bagong Kristiyano rin ako, si Pastor, ganun, kalakasan, kalakasan. Eh, siyempre ako, malakas pa ako. Ano ba yung pinapanalangin nyo? Hindi ako nakaka-relate ba? Pero pag may edad ka, anak mo, may isang, nako, kailangan natin kalakasan. Amen? Amen? Physically and spiritually. Tuloy natin doon. Sabi dyan, return, O Lord, deliver my soul, O save me from thy for thy mercy's sake. So, madalas sinasabi yun, for thy mercy's sake. Kasi nga, hindi natin pwedeng, hindi tayo tama at pwedeng mag-demand sa Diyos. Lord, pagaling mo na ako kasi gusto ko. Hindi, kaya madalas ganyan, ina-acknowledge niya na, Lord, kaawa mo naman ako. Yun ang sinasabi dyan. Maawa ka na, at alam ko maawain ka, pwede ba? Yun. Dali lang natin, for in death there is no remembrance of thee, in the grave who shall give thee thanks. So ito medyo, pwedeng gamitin ng kaaway ito, no? Parang sinasabi, pagpatay ka na, wala ka na, hindi mo kilala ang Diyos. Hindi yun. Obviously, ang pinag-uusapan lang dito, sa mundo. Okay, so sa mundo ka, pagpatay ka na, wala ka na sa mundo. So, sino pa yung sino yung magpapasalamat sa Diyos? Obviously, mayroon pa rin sa langit, pero ang tinutukoy niya dito, yung sa mundo. Okay? Obviously, kasi gusto ng Diyos yun, sa mundo. Yung mga tao, naglilingkod sa Kanya, hindi nagpapasalamat sa Kanya. Pag wala na siya, sinasabi lang ni David, eh, paano yan? Parang ganun. Okay, tuloy natin. I am weary of my groaning. So, obviously, talagang yung kanyang problema dito ay mabigat. Ngayon, yung iba sa atin may mabigat ng problema, hindi pinoproblema kasi either walang pakialam or hindi naintindihan na may problema na pala. Diba? So, pero kaya yung medyo may nakakaalam, minsan sila yung mapanalangin at apektado ng mga ganyang bagay-bagay. No? Sa atin, siguro yung sa inyo, kontento na tayo sa ganyan, ganito. Sina Pastor, yung mga kwento niyan, ano eh. Nakikita ko rin kasi alam niyo yung pinapatayo nila doon. Hindi na kailangan gawin yun eh. Doon sabi niya ba, sa business daw, pwede rin. Kaya iba na ano din eh. Pero, mga church talaga, nagpapagawa yan, iiwanan mo lang din yan eh. So, bakit pa siseryosohin yun? Iba, ganyan ang ano, kaya iba naman, hindi na nagsikap. So, gusto ko sabihin doon, may mga problema yung iba na pinoproblema na hindi na problema ng iba. Ibig sabihin, iba-iba tayo na problema, basically. Okay, yung mga bata, huwag yung isipin na mag-exam lang kayo, parang pasan nyo na yung mundo eh. Poposo pa sa Facebook eh, doon ka pa mag-pray. Ay, sinasabi siya, wala ang Diyos sa Facebook, okay? Then, nasa lahat siya nanda ako, pero huwag yung daanin doon, pray nyo na lang. So, marami tayong, gano'ng katin ditong problema yun? Ito sabi dito, all the night make I my bed to swim. So, literally, yung kama daw niya, lumalangoy. Bakit? I water my couch with my tears. So, ibig sabihin, sobra yung iyak niya. So, naranasan niyo ba yung ganyang iyak? Anong iniyak mo dyan? Kung okay lang sa'yo siya. Ha? Namatayan, okay. Ano pa? Kung ano man yan, di masabi. Problema, di ba? O yun nga, pinapanalangin mo, maligtas yung mahal mo sa buhay. May problema ka talaga, Lord, iligtas mo ako dito. Huwag naman akong mawala ng ganyan. Mga bagay na importante, man. Ako, pinapanalangin ko lagi pag wala ako sa halala. So, Lord, ingatan mo siya, by the way. Yun, baka yung... Kaya inaayos natin yan, eh. Para hindi tayo mapahamak sa layo ng biyahe. So, ano pa yan? Yung mga pag may nag-backslide, medyo nangihina, ramdam ko agad yan eh. So, wag naman masayang, Lord, yung pinundar natin dito. Amen? Amen. So, ano pa? Minsan, kasakitan talaga, problema, personal, sa church, trabaho. So, walang masamang iyak mo sa Panginoon yan. Sa Panginoon mo iyak ha, hindi ko kani-kanino. Iba naman, nagiging madrama. Diba? Huwag mamutang talaga ang drama. Si Pastor, lagi yan ang sa Bombay. Kasi nga, ayaw ko, may siguro doon.
May nata kami member doon na mahilig sa ganyan din. Eh, may isa kasi wala eh, wala. So, kung talagang iiyak ka na rin lang, sa Diyos mo na iiyak. Ito sinasabi dito, ganun yun. Bakit siya nasa, ba't siya nasa kama niya? Sa Diyos siya umiiyak, hindi kung ano'y ganun ng tao. Nakita niyo ba yun? So, mas maganda yan kaysa naman yung iba iiyakan nyo, mapahiya ka lang, either mapahiya ka or naman, baka masobra naman, baka maging artista ka naman, baka makakuha mo yung, di ba? Ay, isang iyak lang pa, parang mga bata ba? Mga bata, di ba, ganyan eh. Iyakan ko lang to, hindi na mapaluin. Eh, minsan, kailangan mo paluin. So, gusto ko sabihin lang dito, sa Diyos ka umiyak. Tuloy lang natin, sabi, mine eye is consumed because of grief. Sa Tagalog, parang nilamon na tayo yung kanyang mata. Nakakita na ba kayo ng taong yung umiyak? Lalo pag gabi. Tapos umaga, maga yan eh, namamaga. Kasi hindi yan ano eh. Parang lahat ng ano natin pag nasobraan, di ba? Kulay yung mata, tapos ito, namamaga to. So, ganun daw siya. It works at all because of all mine enemies. So ito, nagkaroon tayo ng clue. Bakit? May kalaban siya. So hindi sinabi exactly dito, pero alam niyo yung hari, ang kalaban niyan, talagang literal na kalaban, ibang kaharian, di ba? Parang ito, pag in-observe ako sa Ukraine, kailan ba matatapos to? So ngayon, parang sila na daw yung sumusugod doon. Siyempre, naghahangad din yan. Nagumasas na rin lang tayo, laki naman ang lupa nyo. Wala nang katapusan yan pag ganun eh. Eh kung ikaw yung hari, naalam mo rin yun. Ano ba yung tama lang sa amin, na lupa? Ano man niya, ilang ba mamatay pa sa gera na to? So iniiyak niya lahat sa Diyos yun. So ganun din ako dito sa church. Ayoko rin masobrahan, ayoko rin namang masyado tayong petics. Okay? Kaya ginakabahan ako, ginabalitaan akong alam mo na, hindi maka-attend or medyo iba na yung ugali, di ba? Naiiba, nababarkada, kung kani-kanino. Biglang naging masasakitin, biglang dami excuse. So yun na naman, problema na naman yun. So na yung mga kalaban natin, tuloy ko na lang ito, then wrap up natin namaya. Depart from me, all you workers of iniquity. Yan. So, sabi nga nung isang pastor, isa lang naman ang problema talaga natin ay kasalanan. Diba? Tama naman yung kasi kahit, bakit may problema? Bakit wala kang pera? Kasalanan, either nagtamad or talagang hindi ka pinag-aral, marami yan eh. Pero kasalanan pa rin. O pinabayaan tayo ng gobyerno, parang ganun. Pero minsan iba na, sobra no, puro gobyerno naman. Eh, gobyerno tayo rin yun eh, in a way ha. So, lahat yung kasalanan ng problema natin eh. Kasalanan mo, kasalanan ng ibang tao, kasalanan pa rin. Kaya panalangin niya dito, yung mga makasalanan, gusto niyang umalis. Di ba ganyan gusto natin, pero minsan isa ka pa eh. Pero i-relate lang natin dito, totoo yan. Kaya medyo may haging to sa langit eh. Kaya sa langit masaya, bakit? Walang kasalanan. Walang magnanakaw sa'yo doon. Walang maiinggit. Walang maninira. Masaya doon. Eh, wala pa. Andito pa lang tayo eh. So, panalangin lang natin. Na, minsan, ikaw minsan yung dapat umiwas kasi. Nandiyan nyo ba yun? Basta parang cool na cool pag ano, may balkada sila. Ako, wala. Diba, alam nyo ba yun? Kaya minsan, may nasabihan daw, ay, ba't kumakain ka sa restaurant? Mag-isa ka lang? Iba, may mga kasabihin gano'n. Lungkot naman nun. Eh, iba naman sabihin, lalong confident ako kasi kumakain mo. Ba't naman hindi? Di ba? Ganun eh. Totoo din yun. Eh, pag busy kang tao, minsan, wala. Alam ka naman gusto mo, parang mga babae daw, kailangan mag-CR lang, may kasama pa. Hindi lahat, di ba? Ito, na-observe ko yun sa amin dati sa high school. Eh. Dalawa-dalawa lagi yun. Hindi ko alam nga. So, gusto lang sabihin, ayaw natin ng mga kalaban, pero ipapanalangin natin kasi minsan darating talaga yan. Kalooban ng Diyos yun. Minsan nga, ikaw yung kalaban, kala mo lang kinakalabang kayo. Kaya sabi dito, for the Lord that heard the voice of my weeping. Kasi sino dito yung hindi umiiyak?
Depende yan eh, merong pagsisipasto yan, parang tatlo yan eh. Yung klase ng pag-iyak. Bakit ka umiiyak? Either nasasaktan ka, pwedeng may hinihingi ka, hindi mo makuha. Yung mga bata, di ba? Medyo makasarili yun kung ganun ka lang umiiyak. Pero yung magandang iyak, yung para sa iba, para sa Panginoon. Yan, katulad nyo yung kanta nyo, di ba? Ano sabi doon? They that sow in tears shall reap in joy. So pag nag-solving tayo, parang kahapon na naman, so syempre, pupunta kami doon. Maganda rin gawin nyo yun eh, pag mag-solving kayo. May mga ano tayo, playlist tayo dyan ng mga ano. Kasi minsan nagiging normal na eh, di ba? Ginagawa na natin eh, ano? Ay, alam ko na yan eh. Kaya minsan, pagandong ka na, wala yung puso mo doon. Para mong kukwentuhan lang sila, para patanggapin lang, wala lang. Hindi mo alam, labanan yun eh. Dapat mahal mo sila, minamahal mo sila. Hinisik mo talaga maligtas sila. So minsan kaya ginagawa ko, nakikinig ako sa mga, ano, may mga soul winning motivation. Amen, mga preaching yun. Maalala mo bakit natin ginagawa to. Kasi pag every week na yun, parang ano na lang eh. Commonplace na lang. So kaya, gusto ko sabihin dito, the voice of my weeping. Ibig sabihin, hindi ka umiiyak lang. May sinasabi ka. May hinihingi ka sa Diyos. Nananalangin ka. Yun ang magandang panalangin at pag-iyak. Hindi yung, Lord, gusto kong manalo kung ano yan. Gusto kong magkapera, bigla. Iiyak ano ba yun? Matawa ka pa nga dun eh. At alam mong di gusto ng Diyos yun. Pero yung sinasabi dito, the voice of my weeping, nananalangin ka kasi. At naiiyak ka kasi, andun yung siyempre may emotion kung ano may hinihiling mo na maganda. For example nga yan, kaligtasan ng mahal mo sa buhay, kaligtasan ng ibang tao. Ganun din kapag si ano sabi, hindi pa ako magaling kasi pastor eh. Panalangin mo rin, iyak mo rin sa Panginoon. Nakikita ko iba, may resulta na. Yung paglilingkod nila ako, wala, lahat naman tayo nagsimula dyan eh. Nung panahon na, di ba, nag-umpisa rin ako parang ganun. Ang hirap sa simula lang naman yan eh. Pero pag nakuha mo na yan, tuloy-tuloy na yan. Huwag mong hintuan. Kasi pag hinintuan mo, hirap ulit magsimula. Amen? Ngayon, kung kailangan mo, iyakan mo yung mga tao. Doon mag-uumpisa yan eh, yung pag-ibig. Eh, sigurado, ipiyan mo yan. Anong gagawin mo? Alam mo na yung gospel, ligtas ka na. Anong gagawin mo? Mag-ano ka ba sa kanila? Parang papatigas yung may puso mo. Titingin ka sa iba. Eh, iba, hindi naman ginagawa to. Iba tayo lang. Hindi lang tayo, marami rin. Pero marami talagang wala. Sige, supporta na lang ako dyan. Okay din sana. Pero maganda, ikaw mismo yung andun. Aralin mo para makarelate ka rin. Napanalangin ko yung ibang bahay sa atin. Wala nang nangako sa ating mag-super na ewan. Pero importante rin po yung ganun eh. Kaya nanalangin kung sakali mong yumaman tayo, talagang hahanapin ko po yung mga dapat suportahan. Kasi meron din. At yung mga karapat-dapat, hindi yung naghahanap, nag-advertise na parang namamalimos. Amen? So iyak natin yan. Hayaan nating marinig ng Diyos yung ating boses sa pamagitan ng panalangin. At kung kailangan mong iyak yan, dahil puro yung intention mo, hindi ka, Store, palakihin mo yung church namin, para marami yung support, para marami yung pera, ganyan. Pero hindi ko sasabihin yun. At ganun exactly yung ginagawa ng iba. Kaya yun ang pinagyayabang din nila. So kung alam mong pure naman intention mo, iyak mo sa Diyos yan. Sabi siya, maligtas mo na yung kaluluwa, then pangalawa, maalalayan. Of course, di mo naman kaya yung wala sila sa church. Mabilis siya pag nasa church na eh. Kaya secondary yun, makapunta sa church. Okay, pagpalain sila dito, later makakatulong din sila. Ganun ang ating method. Amen? The Lord hath heard my supplication, the Lord will receive my prayer. So, itong bandang huli po, dahil I believe, maganda ang intention ni David dito sa Psalms na to, at binabahagi niya sa atin to. Ganun din dapat tayo. Iyak natin. Hindi tayo parang wala tayong emotion. Kahit sa, alam niyo, sa preaching kaya hindi madali eh. Kasi na-observe ko yung mga bagong preacher. Ako minsan, nakukumpara ko.
ang dali lang po nung maghanap ka ng mga outline dyan, tapos sabihin mo ibang preacher kasi binabasa na lang, hindi ko alam. Nakontenta ka ba sa ginagawa mo? Eh, syempre, hindi ko naman ano yun. Ah, kayo, nasasabihan ko kayo eh. Iba, ganun lang. Ah, ito nga pala, mga kapatid. Sabi po dito, babasahin ko ba sa inyo? Anong epekto nun? Kaya hirap mag-preach kasi inaalalayan kayo, tinuturuan kayo kung paano magmahal sa kaluluwa, paano mo gagawin yon? Hindi madali, pero again, kaya tulungan nyo rin yung pastor na in-encourage kayo, encourage yung sarili nyo. Paano yung pastor? Pwede yun. Ang hirap explain ng bagay na obvious na, no? Pero wag kayong huwag kayo nung walang emotion, walang kayo mo emotion. Nada kang robot. Eh, robot nga ngayon, mayroong konting emotion na rin. Yun ang pinagmamalaki nila. Yung robot namin, parang tao na. Eh, yung tao namin, parang robot. Baliktad. Pag wala kang kayo mo emotion naman, bakit din? Tanongin mo yung sarili mo. Saan mo natutunan yan? Baka wala kang pakialam sa nakikita mo, naramdaman mo. Sa paligid mo. Lalo sa church, hindi tayo church lang dito na wala lang, gusto lang namin magsama-sama. Dahil wala akong kausap, si pastor ay gustong mag-monolog every Sunday. Hindi. May ginagawa tayong importante dito. Amen. Kaya, yung emotion natin, alamin natin kung saan natin lalagay. Amen? Yung concern sa kaluluwa, legit yan. Naalala ko, nabasa ko nung sa newsfeed, Catholic, may programa kami. Hulaan nyo, anong programa ng Catholic? Pinagmamalaki pa, binalita pa sa ABS-CBN na kaano rin nila yan, at kung tsaba sa kalokohan nila. Anong ginawa daw? Ano sa palagay nyo gagawin ng Catholic? Ano ibibida nila? Ha? Maligtas yung mga ganun ba yun? Malabo yun. Ano? Hulaan nyo lang. Hindi nyo mahulaan eh. Nakakatawang ewan, ano? Kamunduan din naman. Siyempre, pakitang tao yan eh. Ano kaya? Kami, magpapakain pala kami sa mga hayop at pinakain namin yung mga hayop. Yun na yun. Ganun ba na ginagawa natin dito? Eh, ba't parang wala minsan kayong emotion? Walang consideration, walang cooperation. Parang malamig. Kailangan kayo hatakin minsan. Mag-aimin naman kayo. Maaga naman kayo. Gawin natin maayos to. Kaya ang hirap para sa naglilid. Dala-dala lahat. Lahat ituturo. Doon minsan okay naman kayo, pero yung iba sa inyo. So, anong gagawin natin? Iyak muna sa Panginoon pag nakikita mo may something wrong with you. Paulit-ulit sinasabi, ang kulit nito, ang karnal nito, ang tamad nito. Eh basta, hindi ko rin kaya kasi nga, hindi ko rin. Ipanalangin mo. Ano yung kailangan ng iluhod sa Panginoon? Iyakan mo na! Ang madalas kasi kaya nakakalungkot na ewan dito, minsan ang iniiyak natin yung talagang pansarili lang. Hindi mo matutunan yung mga dapat mo matutunan pag pansarili lang, iniiyak mo pa. Lord, wala kaming ganyan. Hindi mo pa alam mo sagot sa ganyan. Kung ano, pera, magtrabaho. Huwag mo nang iiyak. Eh, minsan, i-share mo pa sa iba. Eh, minsan, okay lang din kasi natin, makikita na iba, mahina pa ito eh. Pagbigyan natin, panalangin natin. Minsan, okay lang din yun. Pero nakakuha niyo ba yung drift ko? Nay, pahingin yung water. Sorry, hindi ko nadali ang tubig. Ilagay natin sa tama para hindi tayo maging artista. Eh, yung mga artista po, talaga naman ngayon, dahil pang gumagaya sa ganyan, talagang parang pangarap kong maging artista. Nako! Hindi mo alam ang kakaharapin mo. Sino magiging mga boss mo? O sa mga bakla, hindi naman lahat, pero mga pera, mga papagkunwari din yan, mga artista din yan, alam nyo ba yun? Artista na minamanage yung artista, mas magaling na artista.
Niloloko tayo sa maraming angles ng buhay. Eh, ba't di ka lang sa Diyos makaawa? At yun nga, pag may mga simple ka na, gawin mo na lang dahil mong gawin. Again, huwag kang uyak. Nahirapan ako sa aming exam. Ag-aral ka. At pag hindi mo naman talaga kaya, hindi mo na kailangang iyak. Hindi mo kaya, nakita mo na eh. Oh. Palakasin mo yung sarili mo, patalinuhin mo. Huwag ka rin maingit sa iba. Isang ganyan lang, alam na agad nila. Sino man nagbigay? No, ang ganda ng ano ni Bud eh. Ang topic niya nung hindi ko pa napakinggan lahat. Ano yung Bud? Nung last... Palusot ka ba? Moses nga nagpalusot eh. Hindi naman inana ng Diyos. Alam niya, palusot lang yun. Hindi ako makapagsalita. Hindi ko kaya yan. Ikaw nga yung hinakausap ka na nga eh. Walang ibang makapagligtas. Ikaw lang. No? Sa lupa, siya yung ginamit nung. Ganun ka rin. Hindi ako mapag-solve yun. Basta pag nakikita ko yung mukha nung ano, parang masungit eh. Parang lang yun. Baka mas ano talaga, mga may kinaing maasim or something, kaya maasim ang mukha. Inuuno, kaya dinaanan na natin lahat sa soul winning seminar natin eh. So ito na yung katuparan ng kanyang panalangin. Sabi dito, the Lord hath heard my supplication. Yung pala yun. Misa kaya hindi ka pinapakinggan. Again, yung mga artista ko natin ng kailangan ko po ng ganyan. Eh, kaso alam natin, sabi nga nung ano, yung mga namamali mo sa laki ng inikita niyan. For the work that they do, ha? Obviously, maliit, pero still, yung iba nagtataba ako. Kunwari, ano naman minimum ngayon? Ano naman 500? Minimum na nagtatrabaho yun. Yung namamali mo, sabi natin, naka 300. What? Diba? So, sinasabi ko dito, huwag ka rin masanay ng ganun. Kasi again, walang ano doon, walang honor doon, walang dignidad doon. So, lalo sa Diyos, basta may mga pastor na ano, nagdodrama lang sa ano eh. Kunwari, may pinagaling, o sinya, yung mga Pentecostal. So, may naniniwala sa kanila, pastor, hindi mo agayahin yun? Hindi talaga. Hindi yun ang paraan ng Diyos eh. Kung iiyak ako sa Diyos, eh, ako iiyak. Hindi sa kung sinong, ano, tarapan ng camera at ganito pala akong umiyak. Pati yung, ano niya, boses, binabago. Ano niya, yung preacher na ganyan, di ba? Kung di nyo alam, mapalag kayo. Hindi ko gagayahin nyo, kaya hindi nyo malalaman. Imamak ko na lang. Panginoon! May way yan eh. May mga artista. Nakakadala ang kanyang pagkakasa. Sa Diyos mo iyak yan, may resulta pa. Amen. At talaga yung resulta, sabi doon, dininig ng aking ng Panginoon ang aking ano ba yung supplication, panalangin din yan eh. Ang aking sino magaling sa Tagalog, pangailangan o basta yung panalangin niya na nangihingi siya. Okay, yung plea niya. The Lord will receive my prayer. Naintindihan nyo ba yun? Tatanggapin ng Diyos ang kanyang panalangin. Again, pag nakikita kong ito na naman to, kala niya, lapas to, mayaman. Diba? So, nung mga unang panahon, panalagang ano eh. Yung sinasakyan ko, sumaawa ka kasi galing na pala. Ginagawa na pala kung kanika rin ng tao. So, pero pag eh, ang marunong na ako ngayon, 6 years na pala akong pasto, diba? So, palagi nyo, uba pa sa akin yung mga pastor, pinapanalangin ko na ganyan. Pati online. May nag-message. Pastor, ngayon ko kailangan. Naku, bud. Paano yun? Ang layo mo pala. Gcash lang, pastor. Galing. May Gcash ako. Ito pala number ko. Padala mo ngayon na kasi bukas kailangan ko. Ayos ka. Wala ka bang kaibigan dyan? Oh, sabi ko, magtrabaho ko lang. Maghugas ka ng pinggan dyan. Siguro naman, bigyan ka ng 100 dyan. Tapos dito. Ay, naku po, lahat po nalapitan ko na. Di ba nakaka-insulto? Basta wala talaga tumutulong sa akin. Bakit kaya? Baka niloloko mo. Ang Diyos, hindi parang di nakikinig sa akin. Baka niloloko mo. Amen. Ang maganda dito, pag maayos ka daw, iyakan mo ang Diyos. Alam niya yung puso mo. Amen.
Alam niya yung mga ginawa mo na bago ka humingi ng tulong. Kahit sa atin ganun na, baka uhihingi ka agad ng tulong. Ano ba sagot dito? Inintindi mo ba? Hindi ko nga rin maintindi. Intindi mo muna. And then, pag hindi mo talaga alam, saka ka humingi ng tulong kahit saan ganyan yan, kahit sa tech, minsan may ganyan eh. Forum, o ginawa mo na ba to? Gusto mo sagot agad eh. E ngayon, may AI na, sablay din yan. Kung hindi mo naintindihan yung tanong mo, yung sagot pa kaya? Amen? At ang Diyos din yung malaloko. Pero again, actually parang ano ko sa inyo, apply natin, gayahin natin to, best siguruin mo, tama ka sa Diyos. Hindi ka naloloko. Yung alam mo na expected na sa'yo, gawin mo na muna. And then pag talagang di pa, yes, sige, iyakan mo na sa Diyos. Like kung ano man yan, sakit, pangangailangan mo. Ang maganda dito, sa tinanggap niya yung panalangin. And last, let all mine enemies be ashamed and sore vexed. Eh, pastor, vengeful naman pala yan si David eh. Again, may mga legitimate tayong kalaban. Nabanggit ko kanina sa inyo si Giboloy. Ngayon, ako, yung word na pastor ngayon, parang ano na, parang kinakalad ka sa kanal. Ang nakakahiya, pastor ka ba? Kilala kong pastor ngayon, si Pastor Giboloy. Parang lahat na ng pastor ngayon, parang ganun. Di ba iba ginagawa yung mga Catholic, ganyan ang ginagawa ngayon. Oh, mga born na ganyan. Kala nila, Catholic lang, tsaka Kibuloy. Parang kayo, wala namang alam itong mga to. Pero nakakasar. Kaya minsan, ganyan ang panalangin natin. Lord, pwede ba yung mga ito, mga false teacher, sila yung mahiya. At sila yung paluin mo. At mapahiya sila. Tindi naman yan. Yan, sabi dyan eh. Minsan, di masama yun. Pag talagang kaaway ng Diyos yan, may ginagawang masama. Yung tama, sila pa yung aasarin. Ibig sabihin, sila kakalabanin pa yung tama. Alam mo naman kasi kung ano kayo, tunay ka. Kahapon na naman, may gano'n. Siyempre, mag-soul winning ka, asarin ka ba, lalaksan pa yung boses. Di ba ganyan? Ang hirap na nga, eh. May bakla pa. Alam ko na agad yun. Eh, hindi naman sabay-sabay do. Di ang hirap no, kaya si ano, natotroma na eh. Mahihain pa naman. Basta anong gagawin ko pag may ganyan? Ayun, kaya nga, ginawa ko na, hindi mo napansin. Pag may loko-loko dito at may nagtatanong in the middle of presentation ko, tapos pag hindi naman nakikinig, tapos biglang babalik, pastor, ito yung tanong ko pala. Minsan yung mga kalaban natin. Kaya ang panalangin natin dito, Lord, sila yung mapahiya. Again, kailan sila mapahiya? Anong gagawin ng Diyos? Sa ganong situation na lang. Nakagisip na muna kayo. Sa anong paraan na papahiya sila ng Diyos? Hindi ko makontrol yun. Talaga hindi mo makontrol ano yung paraan. Na, of course, pwede natin panalangin sa Diyos, pero pwede din natin gawin sarili natin. At least, tulungan tayo ng Diyos. Ano? Paano nga? Tama yun, pero paano? Ha? Call mo yung attention. Example lagi dyan si Jesus eh. Pansinin niyo yung style niya. So una dapat matalino ka, yun yung gusto ko sabihin. So may time ka mag-prepare eh. Pastor, sige. Tatapang ako sa Sabado, sasama ako. Sinong kaharapin ko dyan? Pastor, talagang hinanda mo ba yung dapat mong ihanda? Alamin mo. Bukod sa panalangin kasi, mayroon kang paghahanda na kailangan alamin. So, doon katutulungan ng Diyos, doon papaalala sa iyo. Kung may binasa at may inaral, ikaw ang wala. Ikaw ang mapapahiya. At pati tayo. Diba? So, kaya let all my enemies be ashamed. Mapapahiya yun nung sa panahon ni Jesus. Lahat ng discourses niya, nung ginagawa niya, bukod sa nagpapagaling siya, ginagawa niya. May mga kalaban na bigla na lang papasok eh. Gusto siyang pahiyain. Eh, sino na pahiya? Bandang uli. Kasi handa si Jesus eh. Alam niya eh. At ganun din yung mga disipulo. Eh, Jesus yun eh. Si Paul, ganun din. Peter, si John. So, ihanda natin. Again, na pag talaga hindi mo na kaya, ginawa mo na yung dapat mong gawin, iasa mo na sa Panginoon. Iyak mo rin. Parang yung memory verse ni Ma'am Joanne. Favorite ko rin yun, 1 Peter 3. Ano sabi doon? But sanctify the Lord God in your hearts and be ready always to
give an answer to every man that asketh you a reason for the hope that is in you, with meekness and fear. Amen. Hindi mo maisigurado yung iba dyan ang gugulo, pero siguraduhin mo yung sarili mo, pure ka, pero ihanda mo rin yung kaya mong handa. Ngayon, pag ginawa mo na yung dapat mong gawin, utal-utal dito ko na, bagong muscle winner. Tatablan din yan, kahit alam to, walang pinag-aralan to, asarin ko kaya, pursigido ka pa rin, mapapahiya sila, bandang uli. Kasi ikaw, ginagawa mo yung kalooban na Diyos, sila nang-aasar pa. Bandang uli, sila yung mapahiya doon. Natindihan niyo ba, Pastor, di ako kasing galing mo, Pastor, di ako matalino siya, bata lang ako eh. Natindihan ko yun, pero sigurado, iiyak mo sa Panginoon. Again, soul winning ano to eh. They that sow in tears shall reap in joy. Umiiyak ka habang gusto mo silang maligtas. Tatalino ka niyan. Tuloy-tuloy ka lang, huwag kang ma-intimidate. Ay, hindi ko kinayan. Nag-fail ako isa, dalawa, ayoko na. E buong buhay natin, gagawin natin yan. Amen? Ang title natin, The Voice of My Weeping. Huwag kang maiyang umiyak sa Panginoon ka umiyak. Kasi yung para siyang maawing tatay. Ito yung anak ko, ang galing minsan mga awa. Pag umiyak na yun, alam niya na yan. Ganyan na. Alam niya na yung response kung di pwedeng. Diba? Sa Diyos ka kaya lumapit nang umiiyak-iyak ka pa. At pure ang intention mo, alam naman niya yan. Ganyan ka rin yan. Then, ko-comfort ka. Then, tuturuan ka, anak. Ganito yan, diba? So, let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita. I pray na ma-encourage yung mga anak, Panginoon. Nakita namin dito si David. At pwede lang kumpara sa amin. Kami tunay na anak niyo, Lord. Tutulungan niyo kami. Minsan, Lord, kayo po nakakala, mga pinanggagalingan, mga nagdadaanan, ano yung mga iniiyak namin sa inyo, Lord. Tuturuan niyo rin kami yung tamang paglapit sa inyo, Lord. At talagang di namin kaya. Of course, bilang anak ni Lord, talagang minsan yun na lang. Gasabi rin kami, minsan iiyak na lang kami. May panakakalam niyan, maging matotoo kami sarili namin sa inyo, Lord. I pray, yung mga pinapanalangin ang bawat isa sa inyo, Lord. Yung tama, according to your will, mayroon, kayo pong duminig. At tulungan niyo rin kami, Lord, kung talagang may kamalian, may mga maling expectation din. Hindi nakalayas yung alo, tulungan niyo bawat isa. So again, di rin kayo mahiya lumapit sa inyo. Actually, yun dapat namin gawin. Yung ba sa amin, kailangan na lumapit, di naman lumalapit. Mali yung nilalapitan. Mali yung paglapit at ang attitude sa paglapit. So I pray na kayo pong magtama nito, Lord. Tulungan niyo kami. Ito naman, ginagamit nyo naman yung salita, Panginoon. So we always pray sa mga services namin, ng victory, sermons, Lord, maayos na message, Panginoon, katotohanan ng mahiyag at may bida. At pagpalaan nyo lagi ang aming services. Pagpalaan nyo rin aming kakainin, Panginoon, fellowship. Basbasan nyo po, Lord, about this. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.